bago pa man mag-pandemic, yeah, yung mga individual na katulad ni Chief Justice Reynald Rufuno, at saka ang National Nutrition Council, at saka mga representatives ng Rotary, Kiwanis, Lions, Save Our Children, Knights of Columbus, Knights of Rizal, and several other non-governmental organizations, ay nagkita-kita na, sapagkat lahat ng nagkita-kitang mga taong yun ay convinced na kung hindi masosolve itong malnutrition sa bansa, especially during the first 1,000 days of life. Malnutrition during the first 1,000 days of life, that means from conception, pagbubuntis, hanggang sa ikalawang birthday, no? 1,000 days yun. At yung mother and especially the child ay malnourished, ang epekto ng malnutrition na yun, na long term ay being unhealthy. Yeah. Paglaki na. Unhealthy na yan. Throughout the life. Throughout na yan. Yeah. Long term ang effect nun. Mm-hmm. Number two, hindi lang sa sickly, which also caused death. No? 95 child deaths every day. Yan. Yan ang nasa statistics ng UNICEF. Hindi lang sickly, hindi lang namamatay yung 95, yung cognitive ability, sapagkat kung malnourished yung mga neurons sa utak, in the brain, hindi na nag-grow or mabagal yung growth, at ang consequence niyan, poor cognitive ability, and therefore performance in school will be very poor. And because poor cognitive ability, sickly, low productivity. Ano? 51 according to the World Bank, 51% na lang ang human capital index, yung potential niya is only 51%. So Philippines, low productivity. Kasi almost 1/3 of our children below 5 years of age malnourished. So pagtanda, dala-dala na yung consequence na yun, na sickly, poor here, no? Sa school, don't be surprised why we are performing very low dun sa PISA, yung Program for International Student Assessment, na 2018 lowest tayo sa reading and second to the lowest science and math. Ngayon, latest is 2023, may figure na. Nag-improve ng konti. I think third to the lowest sa reading and math. But sixth to the lowest sa science. Nag-improve ng konti. Pero nandun pa rin tayo sa 81 countries na in 2023. And yung political maturity of our people also affected, because those who have poor cognitive ability, hindi makaintindi siyempre ng mga good governance, yung mga rule of law, yung democracy, voting for the right people. Eh, iba nga maintindihan lang madali yung ayuda at saka hatupan. So this is the elephant in the room. In all the discussion, whether rice tarification, West Philippine Sea, if our human resource hindi natin maayos, then the future of our country will really be bleak. And especially in a very competitive world, kung labanan ng lahi at yung ang human capital index mo 51% lang, eh kung yung iba eh 70, 80, eh ano laban ng 51? Especially in this AI age, artificial intelligence, which requires a lot of concepts, di ba? So, kung hindi ma-address ito, we will continue to churn out, well,
young people, maganda yung young people, the demographic benefit of having a young population. But it depends on the quality of your young population. So, it nag-form itong nag-meeting before the pandemic, resumed after the pandemic. And last 2022, we already had a summit, a national summit on the first 1,000 days of life. At more than 1,000 attended sa Manila Hotel. Sa Manila Hotel, oo, sa 10 City. And then last February 9, nilaunch na yung operations manual. Ano bang gagawin ng mga NGOs in cooperation with the government? So yung nilaunch namin na coalition in 2022, coalition of non-governmental organizations. So it will support the government program. Because there is a law passed in 2018. It's the Kalusugan at ng Magnanay Act. Ano? Ng Magnanay Act. Or the first 1,000 days law. Meron ng ganun batas. It's a whole of government, whole of society approach. So, ang kailangan na lang talagang itulak ng todo-todo itong programang ito. At ang pinarating sa akin ng Department of Health ay ang Malacanang, because the President mentioned this in the last July State of the Nation address. Kasama na yung first 1,000 days nutrition program na isusulong ng gobyerno. And well, of the record, mukhang mas maraming development. Talaga, kung hindi natin ma-solve itong malnutrition problem na ito, ikaw ang mga anak natin at saka yung mga apo. Masyadong, can you imagine, labanan ng lahi eh. By the way, hindi ko sabi, malnutrition results into massive stunting. You know? Ang mga kababaihan natin, recent survey, mga BFF. BFF? Below 5 feet. Or 4'11", ang average. And we are one of the shortest people in the world. Fifth tayo na shortest. Pandak, in short, pandak. Yung average natin. And in Southeast Asia, before we were number 2 shortest, I think number 3 na umangat na tayong konti. Pero nandun tayo sa bottom pa rin. So, ano na yung manifestation ng mahina tayo dito? Sa ASEAN, lumabas yung statistics. 500 countries. Meron na nakapasok na Philippine state colleges and universities. And Philippines colleges and universities. Pero mababa tayo. Wala tayo sa 100. Nasa top 100. No? Sa Southeast Asia, walang eskwelahan tayo na nasa top 10 sa Southeast Asia. Ano? Doon sa learning poverty measurement, measuring yung mga 10-year-old children, 10-year-old. Before the pandemic, 71% of our people, 10 years of age, cannot read. Cognitive na naman. 71% cannot read. Of 10-year-old, ha? Ito yung learning poverty, yung sinasabi ko. Ito, yeah. In-acknowledge sa bulletin, yung ginawang editorial nito. And then 91% after the pandemic of our 10-year-old, imagine, 91% of our 10-year-old cannot read or understand a simple text. So don't be surprised, if they cannot read, ang performance nila sa school, mababa. Of course, maraming factors that impact on our education. Like, okay, everyone. Facilities, kulang facilities, kulang teacher,
ang training ng teacher, pula, sweldo, marami. Maraming factors that impact our education. Pero one of the major factor, yung pumapasok, medyo mahina, mahina dito. So, this is the problem that government should also prioritize. No? Because this is the gateway. Pintuan ito eh. Pagka hindi mo masolve itong malnutrition problem na ito, in the first 1,000 days, why 1,000 days? Hindi mo na pwedeng habulin after the second birthday. Kasi na-form na yung physical constitution form na yun. Too late na. Yes. Of course, mayroon after. Of course, may mga outlier. Merong exception. But why look for the exception? It's a general rule. Dapat yung the general population, dapat angat na yung health, yung health nila, yung utak nila, at saka yung height. Ano? So, madaling tandaan, kinakailangan Pilipino, BTS. Ano yung BTS? Brighter, taller, and stronger. O pwedeng BST. Yan ang mas madaling tandaan. BTS, di ba? Gawa ng Koreano. So, ano, pagdating sa grassroots, anong gagawin? Ito, ang gobyerno naman, meron na rin programa. But government cannot do the job alone. So, itong coalition of NGOs, tutulong ang mga concrete na program, halimbawa socio-civic organization, Rotary, educate your members first. Kasi naman mga parents din yun on the importance of nutrition, kasi hindi naman lahat na hindi lang naman undernutrition may overnutrition din may problem, obese. Mali din yun, mali din. So take care of your own backyard, family, your own organization. And then kung may mga business executives, your company, employees, ituro mo rin ito. Di ba? Tulungan lalo na yung mahihirap. And then, for the socio-civic organizations or business organizations to adapt communities. Ayan, adapt yung barangay. But always in tandem with the government, with the barangay government, para ma-identify yung mga buntis na nangangailangan ng tulong. Then magkakaroon ng joint program yung barangay at yung NGO identifying those that need to be assisted, at merong mga programa first 3 months, second 3 months, for per third 3 months of pregnancy. Then 6 months exclusive breastfeeding, then solid food plus semi-solid plus breast milk. No formula.